Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dapat tayong madalas na dumalo sa banal na misa, sapagkat itinatag ni Kristo ang banal na misa para pagtibayin ang tipan ng Diyos sa atin at sa kapatawaran ng ating kasalanan. Sa Mateo 26:26-28, kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan. Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Apat ang dahilan kung bakit inihahandog ng simbahan ang banal na misa. Una, upang magbigay ng kataas-taasang papuri at luwalhati sa Diyos. Pagsama-samahin man natin ang lahat ng dangal at panalangin ng buong sangkalangitan at sangkalupaan ay hindi mapapantayan ang luwalhati at dangal na iniuukol ng banal na misa sa may kapal, sapagkat ang naghahandog ay ang kanyang sariling anak na higit sa alinmang kinapal. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na, at siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ito'y ating marinig sa Hebreo 9:11-14. Pangalawa, upang magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang di mabilang na biyaya sa atin. Ang anak lamang ang makapagbibigay ng sapat na pasasalamat. Ito ang dahilan kung bakit ang banal na misa ay tinatag na haing Eukaristiko, sapagkat itinatag ni Jesus ng may pasasalamat sa huling hapunan. Sa Mateo 26:26-28, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ikatlo, upang magbayad sa ating mga kasalanan o sa mga parusang nauukol sa ating mga kasalanan. Sa makatwid, ang ating purgatorio ay umiikli sa paglahok sa banal na misa. Inihahanda ang ating kalooban upang magsisi sa ating mga kasalanan. Ang mga biyayang nakamit ni Kristo sa Kalbaryo ay pinagkakaloob sa atin sa loob na misa. Sa Mateo 5:26,
Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa anumang paraan na hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang huling sentimo. Ika-apat, upang humingi ng mga biyaya sa Panginoong Diyos, ang pinakamainam at mabisang panalangin upang makahingi ng mga biyaya sa Diyos ay ang banal na misa, sapagkat si Kristo na kanyang bugtong na anak ang siyang humihingi sa pangalan natin. Magpamisa tayo kung may hinging biyaya sa Diyos. Sa Hebreo 9:15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglalabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala ng kanyang ipinangako. Kung wala tayong mortal na kasalanan, tumanggap tayo ng banal na komunyon kahit araw-araw. Ang komunyon ay ang pakikiisa sa handog at ang pagkakaisa ng mga naghahandog. Sa komunyon ay binabalik ng Diyos ang ating inialay na tinapay at alak na ngayon ay tunay na katawan at dugo ng kanyang anak upang patunayan at tinatanggap niya ang ating handog. Ibig niyang makiisa at sumaatin sa pamamagitan ng pagkain, sapagkat ito ang pinakamainam na paraan ng pagkakaisa ng dalawang nagmamahalan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.